Nagsasalimbayan po ang tanong sa akin ng mga kaibigan, mga taga-suporta ni Willie Revillame. Apat na araw po ngayon bale, ngayong Huwebes, mula noong Lunes, na wala po siya sa Wawawin at puro replay ang ipinapalabas. Mm-hmm. Si Shoni Sebastian, araw-araw chinicheck ako. Nanay, bakit replay na naman? Ang mga kaibigan ko, Cristinelli, bakit replay na naman si Willie? Ito po ang nangyari. Ikaw talaga pinagtatanungan nila talaga pag replay talaga, nanay. Oh, kasi tsaka ano, alam nila na sa akin magsasabi. At ako din na magtatanong kung ano nangyayari. Ganon. Ang akala ko naman, dahil sumobra ang pagod ni Willie bago nagtapos ang taon, dahil personal pa siyang nagpunta sa Katimugan para magbigay ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Odette. Akala ko, nagpaalam siya sa GMA7 para ipapahinga naman niya yung mga unang araw ng taon. Pero hindi ako naniniwala sa sarili ko isip. Kilala ko si Willie. Mas gusto niya nagtatrabaho kapag bagong taon. Kung tatapat nga ng Lunes ang bagong taon, baka nga magtrabaho siya eh. Parang ganun. Hindi siya sanay nang walang ginagawa. Ganito po ang nangyari. Kaya po siya wala sa Wawawin, Tutuktuin, ay bilang pag-iingat po sa kanyang sarili, sa kanyang mga mahal sa buhay at mga katrabaho. May mga nag-positive siyang kasamahan sa programa. At ang pinakamatindi, nag-positive po ang kanyang makeup artist na si Burns. Si Bernadette. Nag-positive. So, naka-quarantine po si Willie 7 araw. Si Burns naman, 14 araw. Yun po ang dahilan kaya wala si Willie. Sabi nga niya, nakakatakot ang panahon ngayon. Hindi mo alam kung sino ang meron at sino ang wala. May mga tao nga naman, Romel, na kapag kaharap natin, hindi natin agad-agad matatanong, lalo kung di naman natin ka-close. Oo, nakakaya-kaya yun, di ba na yun? Bakunado ka na ba? Yung ganon. Bakunado ka na ba? Tinamaan ka na ba? Nag-positive ka na ba? Napakahirap mong itawid nung tanong na yan. Parang ang tanong na yan ay, ano age mo? Ilan taong ka na? Nakakahiya. So, ang nangyayari ngayon, naka-quarantine po si Willie. Hanggang bukas po siguro yan. Baka po, hopefully, sabi niya sa Monday, makapag-live na siya. Oh. At yun naman po ay ginawa niya bilang protection sa kanyang mga nasasakupan. Eh, papasok nga naman siya. Siya, kung di siya manghawa, siya mahahawa. Oh, diba? Oh, para safe na rin ang lahat. Oo, nakakatakot na talaga. Alam mo, sa mga network ngayon, kasama na itong atin, ang dami-dami kayo nagpo-positibo. Kaya kakaunti ang mga tao sa mismong building. Pag sumigaw ka raw, nag-e-echo. Kahit saan opisina, ganun po ang nangyayari. Lalo na po ngayon, na triple o apat na beses na tumaas ang nagpo-positibo sa mga kababayan natin. Eh ngayon pa naman mga panahong to, umbubuka lang at sumipon pag bibigtangan ka ng may COVID-19, di ba? Totoo. Kaya lang nga, sinasabi nga nila, sabi ng mga kababayan natin, ang sipon at ubo ay nasa panahon ngayon. Kaya huwag naman natin idiretso na COVID-19. Ganito naman po talaga nagaganap. Taon-taon naman po yan. Kapag ang amihan ay umihip na ng todo, lalo na yung buwan ng Enero, kahit sa amin sa probinsya, nagkakasakita ng buong nayon kapag kaganito. Kaya sana ay sabi nga kay Willie, ano, pahinga ka lang. O, pahinga lang ako, pero hindi ako sanay eh. Hindi ako sanay nang walang ginagawa. Nakita mo December 31 nga, nag-live. December 30, live. Diba? Yan ang buhay niya. Mahal na mahal po niya ang kanyang trabaho. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kasama. Kaya naman, gano'n na lang siyang ginagantimpalaan din ng kapalaran. Totoo. Di ba pag hinahal mo ang karera mo, mas mamahalin ka? Pabalik. Diba, totoo. Sobra. Totoo yun. Totoo. Hmm. Kaya dapat po talaga dobling-dobling ingat tayo at gano'n nga po nag-iingat na nga tayo eh. Nadadali pa rin tayo, di ba? Oo, kasi ang hirap kasi, nanay, kahit wala, yung iba wala naman sintomas na kasakasama mo na okay naman, wala naman, yung pala meron, ano ba yan? Sabi ni Shoni, salamat po sa impormasyon, nay.
Alam ngayon, alam ko na po ang tunay na dahilan kung bakit wala si Kuya Will. Tama din naman po ang ginawa ni Idol na magpahinga siya para makaiwas sa virus. Eh ngayon po, isang tauhan lang ng isang programa ang magkaroon dahil hinto na agad ang mundo. Hinto na agad ang ikot ng mundo. Totoo yan, di ba? Kita, mabuti na rin ang ginawa ni Kuya Will para sa pag-iingat. Oo, pareho po kay ni Shoni. Gano'n naman ang sinabi nila. At saka, siguro, si Burns siguro lumalabas. Di ba? Pero ngayon ang inam lang ngayon, ito po ay totoo. At dapat po talaga tayo magpabakuna kung ano man relihiyon meron tayo at pinaniniwalaan. Napansin niyo po, marami pong nahahawa. Marami po talaga nagkakasakit. Pero hindi na po tulad ng dati na nakakatakot ang resulta. Diba? Dahil bakunado na po tayo. Nasa loob na po ang lumalaban sa atin, wala na sa labas. Pero siyempre, kailangan pa rin po natin obserbahan at irespeto ang social distancing, ang paggamit ng face mask, diba? Paghuhugas ng kamay, pag-iingat, pag maraming tao. Pero yung bakuna po ay napakahalaga. Kung mapapansin po natin, ang bansa po na hindi talaga nagpapabakuna ang mga tao, doon po sumasargo ang numero. Sa totoo lang, di ba? Pero kapag bakunado ang mga tao, nagkakasakit man po, nasa panig ng kaligtasan. Di gaya dati na Sus Mariose, 50-50 agad. Di ba? Oh. At saka mas madali na ngayon natin iwasan na rin kasi napagdaanan na natin kaya alam na natin kung paano umiwas. Hindi katulad nung unang sargo nitong pandemya sa atin. Talagang lahat tayo, wala tayong idea kung paano tayo mag-iwas. Eh ngayon, alam na natin kung paano umiwas. Yes, oo. Oh. Kahapon, 10,000 po ang nagkaroon ng COVID. Ngayong araw na ito, nagpadala si Gyson Magdadaro ng numero. 17,000 plus po sa araw na ito. 17,000. Ayan. Nakatindi talaga, no? Para bang sa lahat na lang na pupuntahan mo, eh. Kailangan mo na talagang magduda na baka meron ka. Yung bakuna po, lalo na, yung nagbabooster na tayo, di ba? Napakalaki na pong pagbibigay ng chance yon sa atin para sa ating kaligtasan. Hindi katulad nun na wala pa tayong bakuna. Oo. Naghahanap po tayo ng gamot. Naghahanap tayo ng paraan para makaligtas tayo. Pero ngayong may bakuna na po tayo, malakas na loob natin na bigyan ng assurance sa ating sarili na oo, nagkaroon ako, pero may panlaban ako. Meron akong mga sundalo sa loob na nakikipaglaban sa mikrobyo. Parang ganon. At saka meron na tayong mga first aid na iniinom para hindi na lumala. Yun ang pinaka-importante. Gaya ngayon, nakakaubusan na hanggang sa ginagawa na ng meme si John Lloyd Cruz. Dahil siya po ang... Naalala ko tuloy si Rica D. Lim. Siya ay account ni Rica, yan ang anak-anakan ko sa ABS dati. At si John Lloyd nga, parang ginagawa ng meme na yun na, pare, meron pa ba tayo dyan? Kasi siya nga nag-promote ng paracetamol, di ba, ng Biogesic. Eh, sumasagot naman, ako nga rin, may lagnat din eh, parang ganon. Alam mo naman ang mga Pinoy.